ingredients natin lulutuin ay ang isang klase ng shrimp. Ang tawag namin dito sa Taiwan ay Thailand shrimp. Thai po siya, ang tawag nila dito. Yan. Yan. Live pa ito. Live, gumagalaw siya. Gumagalaw. Then, napakasimple lang po ng kanyang luto. Napakasimple. As simple, okay? Mga pangrekado natin. Sili. Tuya, bawang, saka dahon ng sibuyas. Yung tatlo na yan. Plus, ito. Yan lang po ang pangrekado natin. Siyempre, mantika. Gamit tayo ng pure olive oil. Sobrang mahal, kaya lang healthy naman. Okay? Yan. Medyo damihan natin kasi masarap yung yung mamati-bantika. Huwag lang po ng butter. Kasi nakakatakot po ng butter. Lalo pag mataas po ng kolesterol ninyo ay napaka risk talaga na pangrekado yung butter. Luya muna. Ayan. Luya muna. Ang aking maniwagang sandok. Sobrang haba na ito at malaki. Yan. Yan po, gumagalaw yung ano, oh. Nagalaw siya, oh. Ay. Sunog-sunogin lang natin ng konti. Tunog-tunog ng konti para mabango siya. Isusunod lang natin ng... Kasi nakikita kong nagluluto ay... Basta yung nilagay na yung ano, nung mga sibuyas. Inuuna, yung minsan yung nakikita ko, inuuna yung sibuyas. Siguro, makakaiba naman tayo kasi ng alam. Pagluluto. Then, next na natin yung bawang. Alam nyo kasi, pag brown yung bawang at saka bawang at saka luya, ay napakabango niyan. Hindi naman dapat na nilagay mo na lahat na ay may malasa na siya. Meron din tayong tinatawag na aroma. Sunugin lang natin ng kaunti ng bawang at saka luya para mabango. Sabi ko sa inyo, mabango talaga pag sinusunog yan. Okay? Napakasimple lang po. Ayoko kasing magluto ng buttered shrimp. Kasi nga po, medyo matataas na yung kolesterol namin. Kasi nga mahilig kami sa seafoods. Mataas po ng kolesterol na ito. Talaga. Hindi naman basta luto ka na ng luto. Luto ka na ng luto. Na. Hindi mo naman nakuha yung lasa sa paamoy. Huwag na natin munang ilagay yung dahon ng sibuyas saka yung sili. Mamaya na. Lalagay na natin ito. Yan. Yan. Nakita nyo? Tapos ito na. Hindi naman po ito makakalasing. Subukan nyo kung may mabili kayong rice wine. Rice wine kahit saan. Meron naman na yata sa Pilipinas ng rice wine eh. Pwede na rin yung gin. Yung ginebra. Ayan. Siyempre,
Ilalagay lang natin diyan ay asin. Asin, kamayin. Brown sugar, kunti lang. Dried na sibuyas. Nakita nyo, hindi ako naglagay ng sibuyas, di ba? Kasi meron akong dried. Okay? Ayan na muna. Then, para iwas tayo sa maanghang na kamay, mahirap yung nasisilihan ng kamay eh. Ayan, kuntingin lang natin ng sili. Depende na sa inyo kung gusto nyo yung sobrang maanghang. Depende po sa kakain yan kung gusto nyo madami. Pero pang alis lang ng lansa ng hipon ay kunti lang, pwede na. Tapos gagawa na lang tayo ng bukod natin na tausawa. Ayan na po. Pabalik-balik sa din na. Okay. Wow! Iba. Alam niyo kung ano yung naamoy ko. Yung bawang. Takpan na lang muna natin. Okay, baliktarin lang natin. Huwag po maglalagay ng tubig kasi magtutubig po. Ayan lang po, ganyan lang po siya. Magtutubig po ito. Yung iba kasi karamihan kasi ng nakikita kong luto ng hipon sa Pilipinas ay nalagyan nila ng Sprite. Yun. Pero ibang klase naman yung luto ko, okay? Yan, kunting halo na naman. Kunting halo na naman hanggang mawala yung pinakatubig niya. Idra-dry natin ang luto na ito, dry. Yan, meron kunti pa, di ba? Yan. Takpan ulit. Okay, malapit na to. Napit na po siya. Ayan po, ganun lang po yung sabaw niya. Pinapatuyo ko to eh. Ayan. Wow, super ganda, di ba? Wow. Patuyo na po siya. Tutuyuin lang natin ang loto na ito. Yun, naririnig na natin yung patuyo na siya, okay? Yan, tignan mo ng ganon. Ng ganon. Yan. Okay. Patuyo na siya. So, ilalagay na lang natin itong dahon ng sibuyas. Huwag natin ilakat ito. Tapis natin yung mamaya pag i-plate na natin, okay? Yan. Kunting halos lang. Kita niyo naman, hindi ako naglagay ng paminta. Hindi rin ako naglagay ng kahit. Ay, napakasimple nga lang po yung loto ko, pero napakasarap. Ayan. Tama na po. Patayin na po yung apoy. Mag-pipating na po tayo. Ayan. Pipating na po tayo. Pwede naman, ay sus, nalaglag pa. Pwede naman na kahit ano na lang ng gusto mo, kahit iganong mo na lang siya. Ha?
Di ba? Kahit ganun mo na lang siya. Di ba? Huwag mo nang ayusin. Oh, hirap ka pa. Oh, di ba? Hirap ka pa nga. Ganyan mo lang. Dalawa yung tapos yung natira natin na dahon ng sibuyas na ilalagay natin sa iba. Wow! O, diba? May isa pa. Ang bango. Ganun yung ito yung nalaglag, diba? Papakita ko sa inyo yung ulo, yung sa ulo niya, ha? Aray, mainit. Ayun o, yung ulo niya, ang taba, diba? Tapos napakadali lang po siyang balatan. Ayan. Aray ko, iinit naman. Ayan o. Manghang. Ayan na po yung 3D finished product natin. Siyempre, lalagyan din natin ng ganyan.